Hi guys! Welcome back to my channel. Welcome back to Vanessa's Tele Vlog. So, ayun, matagal-tagal na ulit na naman ako. Hindi nakapag-pause ng aking videos, ng aking kung ano-anong kaganapan sa buhay ko. kasi busy ako sa aking career, which is a teacher, charot. Pero ano, ngayon, I gave time para sa sarili ko. And then, ayun, since almost 1 year na married ako, and hindi ko pa naranasang mabuntis, kahit makunan man lang, wag naman sana. So, me and my husband decided na magpa-check up na if there's something wrong with us, kung anong mali, bakit hindi kami mabuntis-buntis, ganyan. So, ayun, dumating na yung kinakatakutan kong pagkakataon sa buhay ko na may ma-discover na dahilan kung bakit hindi pa ako nabubuntis. So, ayun, kanina kasi nagpa-trans sa V ako. Kailan ba kami nagpa-check up? Nung kahapon, nagpa-check up kami kahapon, and in-advisan ako na magpa-ultrasound, which is the trans-V ultrasound. And then, kahapon sana din yung schedule ko for ultrasound, pero unfortunately, holiday kahapon, kaya inabutan ako ng cut-off. So, kaninang umaga lang ulit ako nagpunta sa hospital. And then, ayun, na-trans-V ako. Magkaiba guys yung ultrasound ng buntis sa ultrasound para makita kung may mali yung ovaries mo, if there's something wrong, bakit hindi ka nagko-conceive ng baby. So, yun. Yung sa akin kasi, trans-V, yung meron silang something na aparato na ipapasok sa ano, sa puwerta mo. And then, titignan nila kung ano yung mali, kung merong something, kung may cyst, kung may bukol, something sa ovaries mo, sa uterus mo, ganun. So, medyo nakakatakot siya kasi medyo malaki-laki siya, ganyan. And then, I think nasa ganito siya kalaki, kataba, papasok doon sa ano mo, ganun. Pero, ano lang, sa una lang mas akit, meron kang mararamdamin na syempre magugulat ka kasi nga may papasok doon sa ganun mo na hindi naman yung sa asawa mo. Ganon. So, ayun, magugulat ka lang pero hindi naman masakit. And then, ayun, I've waited for, I think, 2 hours, almost 2 hours for the result. And then, ayun na nga, dumating ang result na aking hinihintay at kinakatakutan na nangyari naman. So, ito yung aking result. Ayan, so may mga nakita silang cyst. So, yun, meron akong cyst sa ovary ko. So, meron akong endometrium is unthickened and measures. Unthickened, sabi. Hindi matigas, mga ganon. Hindi naman siya matigas, so pwede siyang matanggal, ganon. And then, cervix appears intact, o intact pa naman. And there is a complex cystic mass measuring 3.61. Medyo malaki-laki na rin daw seen on the left ovary, sa left ovary ko. Pero since regular ako mag-mens and wala akong nararamdamang dysmenorrhea, so hindi ako advisable na mag-take ng medicine para matunaw agad kasi usually kapag normal yung mens mo, dumadalo yun, nailalabas mo yan. So, hindi ako binigyan ng something para matunaw yon. And then, meron pa yun nga, dalawa kasi siya yung, there is a unilocular cyst measuring seen on right ovary. So, sa right ovary ko naman, yun yung endometrium. So, yun yung lumalaki na every mens ko daw lumalaki yon. So, kailangan yon maging maliit. Pero, hindi yun nagiging hindrance para mabuntis ka kasi marami daw nabubuntis kahit meron nito. So hindi ako agad sinuggest na dumaan sa medical ganyan or magpagamot na agad-agad. So binigyan muna kami ng 1 month para mag-try mag-conceive ng baby. So binigyan ako ng for fertility and then para sa asawa ko rin, meron din siyang gamot na iinumin for fertility din.
And then, medyo may kamahalan lang, guys. So, kailangan talaga meron kang trabaho para meron kang pagkukuhanan ng ano mo, ng meron kang pagkukuhanan ng pambayad mo sa hospital o sa bills mo nito. Since ako eh hindi ay ako eh kailangan kong magpa-check up kasi ang tanda-tanda ko na I'm 31 and then I'm in a hurry to conceive a baby. That's why kahit gaano siya kamahal is go lang tayo dyan. So yun, first thing and foremost, hindi naman siya hindi siya dangerous. Yung cyst na tumubo sa akin is hindi siya dangerous. So, it will not cause any harm. Aside from sa sakit, may dysmenorrhea ka, ganon. Yun yung dahilan. And since wala ako noon, so hindi makitang harm yun. Pero, if hindi pa ako nag-conceive ng baby for this month, kasi babalik ako doon by February. Ayan, pag hindi pa ako nag-conceive, eh, magpapaano na ako, injection ako, para mapaliit yung size ng endometric, yun yung sinabi ko kanina na lumalaki siya habang ano, habang nagme-mens ako. Pero hindi yon cyst or hindi yon something na dangerous, ganon. So, hindi daw yun magiging sanhi na hindi ko pagbuntes. So, since na-test na ako, yung asawa ko na lang ang hindi pa natitest, yung kanyang sperm analysis, na I don't know kung kailan naman niya balak. Pero, as of now, bumili ako ng vitamins naming dalawang mag-asawa. And then, yun, we'll try kung effective yung 1 month na yon. And then, I try not to be stressed at work. Kasi sometimes I get stressed kapag sunod-sunod yung mga estudyante ko. And then I ended up stressing myself for thinking na parang I got tired easily, ganyan. And so, yun. I will give chances na mag-rest for a while para mag-conceive ng baby. Kasi I really, really wanted it, you know. Kapag pala tumatanda ka na, marami kang maiisip na sana, ganito, sana may ganito, ganarn. So, those are the reasons why I wanted to conceive a baby. So, I wanted, of course, to experience becoming a mom, right? Okay, and then, luckily, kahit na may nakitang kung anumang cyst sa aking ovary, eh, hindi siya dangerous na nakamamatay na dumadami, ganyan. At hindi ko kailangan gumastos ng sobrang laki para ma-cure siya. Kasi yung isa is, it will fade away by time passes by. And then, yung isa is lumalaki. Lumalaki siya every menstruation ko. Pero, it's not a hinder nga, sabi, to conceive a baby. But, if hindi pa rin ako nabuntis at this month using those kind of medicines na siguro matataas na yung dosage niya, that would be the time na mag injection ako for ano, for something na para mapaliit yung endometric na lumalaking yon, mapaliit. So yon, for 3 months, guys. 3 months ka, so 3 times ka, once a month. And then, after 1 month, ay, after 3 months na nag-inject ako noon, mag-trans-V ulit ako, or yung ultrasound na ginawa sa akin kaninang umaga, just to see if lumiit na yung indo. Hindi ko na ma-memorize, basta yun. So, yun lang. I do have a lot of medicines na tinitake na ngayon. Isa lang to, madami pa doon. So, good luck to me, and I do hope and pray na by next month, buntis na ako. Sana, Lord. Kasi kung kinakailangan bilhin ko yung anak ko, bibilhin ko. Yan! So, yan. Kanina, sinabi ko sa asawa ko. Kasi, syempre, nung inabot sa akin yung result, binasa ko muna bago ko binigay dun sa OB ko. Nabasa ko dun, sis. Oh my God. So, sinend ko yun sa asawa ko.
kinabahan siya. Sabi niya, okay lang yan, asawa ko, do not be too sad, pag-pray na lang tayo, mahimala, may ganyan siya. So, naisip niya na rin siguro na wala nang possibility na mabuntis ako kasi nga may sis, ganyan-ganyan. So, luckily naman, hindi naman siya magigihinder and there's a big chance pa rin naman to conceive a baby. Kahit isa lang, okay na sa akin yan. Ayun, pero kung papalarin, malay mo, magiging tayo ng mas madami. Pero kung isa, is tatanggapin ko ng buong-buo. Yun, yun lang. So, for those na nag-try mag-conceive din ng baby, just like me, magpa-check up na lang kayo just to make sure na walang mali sa'yo, walang mali sa asawa mo, para hindi ka hula-hula, diba? So, yun. Do not be afraid na may malamang sakit mo. At least you are given the chance to cure, di ba? As soon as possible, kanon. So, yon. I'm a bit sad kasi why me? Marami namang diyang yun sa parang normal lang, ganon, na parang hindi na nila kailangan maghirap para magkaroon ng baby. Pero siguro, God will, test my patience. So, yun, and I'm not questioning him anyway. So, yun lang, guys, may klase na ako. Yun lang, enough for those hanash. So, yun, ang trans V is, nakakatakot siya. Nanginginig ako kanina sa takot ko. Kasi malaki siya, pero hindi siya masakit. Carry naman siya. So, do not be too afraid. Do not be too afraid, sabi ko. Kasi it's okay to be afraid. Because it's okay not to be okay. Right? So, yun. Kaya natin yan. Kaya nyo yan. So sa ibang nag-aabang kung ano yung pinagbubuntis ko. Kung bakit hindi ako mabuntis-buntis. So, this may be the reason why. So, this might be also the answer for your queries. And then, please do not ask me kung kailan. Kasi, me myself don't know also kung kailan, ha? So, yun lang. Thank you guys for watching my vlog and my video today. Bye!